Hello. Hello guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ulit ako, si Junior Tirambulo. Update tayo sa ating mga manok. So, bagong lahat. Mamiss ko kayo. Kita ko sa inyo yung update natin sa ating kaber. So, nag-crossbreed ako, kaber at ulohano. So, malaki na sila. Yung last video ko, yung mga sisi pa sila. At ito na sila ngayon. Wow. Yan. Yan yung mga kaber crossbreed ulohano ko. Yan. Ito sila. So, ang iba, ito pure to, pure Lujano, yang puti. Pure din yan kaber. So, iwan ko bakit naging puti yung pure kaber na yan. Yung mama nila, orange man yung kulay at naging puti siya. So, ayan. Pero malaki siya. So, ito, pure kaber din to. Tsaka, ito, half crossbreed to ng kaber at ulohano. So, ang ganda ng kulay. So, ito, crossbreed din to ng kaber at ulohano. Yung kulay niya. Yan. Ito, maliit siya. Yung jeans niya sa nanay niya kasi crossbreeding niya ng Lujano at Kaber, pero maliit siya, maliit siya. Siguro ang jeans niya lumilitaw talaga yung Lujano, yung pagka-Lujano niya. Pero pag kinrossbreed mo talaga yung Kaber at Lujano, malaki talaga siya. Mga malapit na silang mag 3 months, pero yung bigat nila mga malapit na mag 2 kilo. So yan, crossbreeding niya ng kaber at ulohano. Yan, pure yan. Malaki talaga sila kasi ang kaber, malaki yung kaber. Yun, umiinom siya ng tubig. Yung nanay nila, papakita ko sa inyo yung nanay nila. Ito yung nanay nila. Yan. Yan yung nanay nila. Maliit lang yung nanay nila. Ulohano yan. Pure ulohano. Asil ata ito. Sabi nila asil. Ulohano. Ay, yung shamo, malalaki yun. Pero ito asil ito. Tsaka yung ama nila. Ipakita ko sa inyo yung ama nila. Yan. Ito yung ama nila. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Tumitimbang na to ng 5 kilo.
Ito yung ama nila. Maliit, malaki. Comment naman kayo kung maliit o malaki itong ama nila. Wala pa itong isang taon. Mga 8 months na to. 8 months to 9 months. 7 o 8 ano. 9 months ata. Yan. Yan, halos di ma kasya sa camera ko. Yun, kasya rin. Harapan naman natin. Punta tayo sa mga sisiyo nila. Yan, pure Ilohano yan. Pure Ilohano. Yan, pure. Pure din Ilohano ito. Kita nyo. Pure Ilohano yan. Ito yung sisiyo, mga bagong pisa na sisiyo ng Ilohano at Kabir. Half Ilohano, half Kabir. Ito yung mga half Ilohano, half Kabir. Ito sila. Wala pang isang buwan. Pero ang lalaki na. Malapit na mag 1.5 kilo. Iba talaga pag nag-crossbreed ng Kabir at Ilohano. Abnormal yung laki. Yung Ilohano matatangkad, yung Kabir matataba. Pag pinusbid mo sila, nagmix, matangkad pa, mataba pa. So yan, malaking malaki. Mga itim kasi yung nanay niya may itim din. Malaki siya. So sa next vlog ko ang topic ko naman yung bakit ako nag-breed ng Kabir at Ilohano, para saan. Siguro kung may mga suggestion kayo o may mga naisip kayo bakit ako nag-breed, pwede nyo namang i-comment sa baba. So kita nyo ang liliksi at ang lalaki. So sobrang tipid din ng pagkain nila. Tingnan mo ang lalaki ng mga crossbreed Kabir at Ilohano. So hindi ako nag produce ng maraming pure nga Kabir kasi yung Kabir ko di pwedeng ma-inbreed, so nag-breed lang ako ng pag nagka-Kabir na ako ng, kasi yung isang Kabir ko namatay kasi yung pure na nanay nila, so ang naiwan na lang yung kapatid nila doon. So ito lang muna yung binreed ko para pagkakakitaan ko. So, boss muna. Yeah. Balik tayo doon sa malalaki. Sa malalaki na. Tayo doon. Balik tayo dito sa mga malalaki na Ilohano at Kabir. Kasi masarap tingnan eh. Ito, masarap tingnan. Ang sarap tingnan. Yung in-incubate mo sila at sisiyo pa at ganito nakalaki, so inalagaan mo talaga ng maayos. So napaka gandang tignan ng mga manok na ito.
Oh, may nakalabas. Isa. Okay lang. So, yun lang. Maraming salamat at makapanood kayo ulit. Magandang hapon. At ako ulit si Junior Tirambulo, ang yung farmer dito sa Pilipinas. Maraming salamat. God bless.